kahit mga estudyanteng mamamahayag ay nakatatanggap na rin ng banta at harassment. Kinumpirma ito sa teleradyo ni Attorney Marichu Lambino ng Department of Journalism ng UP Diliman na sa pulong ng College Editors of the Philippines ngayong Linggo, lahat ng 30 student journalists na dumalo ay nakatanggap ng red tagging, paninira at banta sa kanilang buhay. Kabilang sa mga biktima nito si Bel Mira, Associate Editor ng Student Publications sa UP Baguio, at si Pauline Dira na contributor at dating editor ng Philippine Collegian ng UP Diliman. Nangako si Attorney Lambino at pamunuan ng UP na tutulong sila sa pagprotekta sa pamamahayag sa universidad at sa kapakanan ng kanilang mga estudyante. Idiniin ng profesor na mahalaga ang papel ng campus journalism dahil iniuulat nito ang mga balita sa hindi gaanong nare-report sa sektor sa lipunan. Nais namin iparating doon sa mga nais manakit sa aming mga estudyante na kami pong mga faculty at UP Diliman Administration ang haharapin nila. Si Chancellor Fidel Nemezo po, inatasan po ang ating mga vice chancellors na kung sino mang estudyante po ang may kinakaharap ng mga death threats, paninira, pananakot, sila po ay hahanapin po namin at matutuntun po namin. Sila po ay aming uusigin sa ilalim ng batas. Sinabi naman sa teleradyo ng isa pang UP professor na si Danilo Araw, hindi na bago ang harassment at intimidation sa mga campus journalists, kundi pagpapatuloy lang ng nangyari sa panahon ng batas militar at mga nakaraang administrasyon. Ayon kay Professor Araw, pinupuntirya ang mga campus journalists dahil sa kalidad ng kanilang pagbabalita na karaniwang kritikal sa mga nakaupo sa gobyerno. Kadalasan galing ito sa mga gobyerno, yung pandarahas, panggigipit. Pero yung red tagging ginagawa hindi lang ng NTF-ELCA, lalo na nung panahon ni Duterte. I'm sorry to say, kahit meron tayong ilang mga kolumnista sa halimbawa sa isang broadsheet na nakabase sa Intramuros na talagang wagas kung mang-red tag at dinadamay niya yung campus journal, yung mga campus journalist, pati na yung Philippine Collegian, yung UP Diliman Student Council, pati yung buong Universidad ng Pilipinas kung saan siya graduate, talagang binibiran niya.